tayo sa ating motor, ang tatanggalin natin pag nag-change oil tayo, no? Suzuki Rider J FI ang ating motor. So dito sa ilalim makikita nyo may dalawang tornilyo, no? Ito, isang malaki saka isang medyo, itong medyo maliit. Ito, itong part na to, itong tornilyong to, ito yung tatanggalin natin, no? Ito yung drain, no? Pag ito naman ang natanggal nyo, so drain din siya, kaya lang nandito yung strainer. So kaya ito ang tatanggalin natin, itong part na to. Ang size na yabi na gagamitin natin, size 14, no? So yan ang tatanggalin natin. Tapos kapag papalit din tayo ng filter, no? So kapag papalit ng filter, ito, itong side na to naman sa kabila, no? Itong may dalawang maliit na tornilyo na to, ito ang bubuksan natin, no? Ang size ng tornilyong yan ay size 8. So kukuha muna tayong pangkalas, size 14, no? So kakalasin natin yun, drain, no? Para matanggal yung mga lungs nya. So kailangan natin ng pansalot. So itong ano na to, napakadali lang naman mag-change oil. Ito eh, kaya gabi ko change oil kasi wala naman tayong air compressor para bugahan ng hangin, no? Ang gagawin lang natin, patutuloyin lang natin siya magdamag. Tapos kinabukasan, i-apply natin yung oil niya, no? Ibig sabihin yun, na-drain na siya masyado. Okay na, natanggal na yung mga dumi-dumi niya at saka latak. Kaya okay na siya. So, hayaan lang natin siyang tumulo ng tumulo, no? Lagyan lang natin salok. Tapos, kalasin na rin natin itong sa kanyang filter, no? Size 8 na yabi ang kailangan natin. So, makikita nyo yan, meron yan spring, no? Ito, may spring. So, huwag nyo lang aalisin yan, huwag nyo na lang alisin. No, linisin nyo na lang, kung may gasolina kayo, pwede nyo siyang linisin. So, ito yung kanyang filter. Hugutin nyo lang yan. Hugutin lang. Hindi naman yan na kadikit na dikit, no? Hugutin nyo lang siya. Tapos tignan nyo kung paano nyo yung inalis. Ganyan nyo rin ikakabit yung ipapalit nyo. So, ganyan. Itong malaking butas. Itong malaking butas, ito yung nandun sa loob. So, kita nyo. Kaya nagpalit tayo ng filter, ang ilalagay natin dyan, hindi naman natin uubusin itong 800, masyadong marami, no? Lalagyan lang natin siya ng 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. So hanggang dito lang tayo sa ito, hanggang dito lang tayo 600 dito sa sunod na guhit, 700, no? Kasi 650 siya, eh. So 700 lang, wag natin ibuhos yung buong 800. Kasi pangit din pag masyadong maraming langis yun atin makina, no? Parang malulunod yung mga gear niya, hihina yung hatak niya. Isa pa, pag sobra sa langis, hahanap ng lalabasan yung sobra natin langis. So ganun lang, no? Okay na yan. So kasi wala tayong compressor, hayaan na lang natin magdamag na pumatak siya. Ngayon kinabukasan, i-kick nyo lang, huwag nyo bubuksan yung makina, no?
i-kick nyo lang siya ng i-kick para yung mga excess pa na langis na nasa loob niya bumagsak, no? I-kick mo lang, kick-kick mo lang yung kickstarter niya, i-kick mo lang siya para bumagsak yung langis. So, hayaan muna natin siya magdamag. So, bukas na natin isalin tong langis. O nga pala, yung langis ko eh, enyos, no? 10 watts 40, no? Kasi subukan na to, kaya ito yung lagi kong ginagamit dito. Kahit na isang linggo ko siyang hindi gamitin, pag in-start ko siya, one click pa rin sa electric start niya. No? Kahit 1 week na hindi gamitin yung motor, okay pa rin siya. Tapos sa performance naman, sa takbo, okay naman. Hindi naman siya ganung kabilis uminit. Kasi normal lang naman sa makina na uminit. Pero hindi naman siya nag-overheat. Kahit long drive, no? Kahit malayo yung akin tinatakbo. So, kung gusto nyo rin to subukan, pwede nyo apply sa motor nyo. So, sa akin, para sa akin, subukan na to. No? Basta yung original na Enyos, no? Mas maganda bumili nito doon kayo sa mga motor trade o talaga mga dealer na accredited, no? Para kasi may mga ganito na pirated din. Kaya baliwala rin. So, yan lang muna sa ngayon. So, bukas natin i-continue yung video para sa pagsasalin ng langis. Na natin siya ng langis, no? Nababad na natin siya magdamag. Ang gagawin nyo lang sa umaga, kikik nyo lang para matanggal yung mga excess pa na langis. Ngayon, kung wala nang nalabas, ibabalik na natin to, no? Ibabalik na natin siya sa ilalim. Close na natin siya. Pag dito kayo nakaside, pag dito ang kayo nakaside na naghihigpit kayo, pa counterclockwise ang higpit. Tapos ang pabukas, clockwise. Pag dito sa side na to, so ito ang magiging malatandaan nyo. Pag sa side kayo nito, itong may clutch na to, clockwise ang patanggal ng bolt, counterclockwise pabalik. Tapos pag binalik nyo, huwag nyo masyadong mahigpit na mahigpit, basta lumak lang siya. Kasi yung iba nalo-lost thread. Basta malak na lang siya. Na alam nyo hindi natatagas. Para hindi ma-lost thread yun. Ating bolt. Tapos lipat na tayo sa kabila. Lalagay na natin yun. Ating oil filter. So, dito yung oil filter na okay na. Punasan nyo lang. Punasan nyo lang siya. Tapos, balik na natin yung oil filter. Itong malaking butas na to, ito yung nasa loob. Yung papasok natin sa loob. Sa pagsalin ng langis, no? 700 lang isasalin natin. 650 kasi to, nagpalit tayo ng filter. So 700 lang. Huwag natin ubusin yung 800, masyadong madami. Thank you.
kailangan may matira dito sa unang guhit. Unang guhit niya, yan ang pinakatira. So, okay na, no? Tatakpan na sa atin siya ulit.